Paano kung nakilala mo ang taong mahal mo sa maling panahon at pagkakataon? Handa ka bang ipaglaban siya at ang nararamdaman mo para kahit alam mo na hindi ikaw ang pipiliin niya sa huli? Ikaw, susugal ka ba sa isang pag-ibig na alam mong ikaw ang matatalo? Dear Papa Dudut, ang sabi nila, Papa Dudut ay kumukupas man daw ang kulay ng isang lumang litrato. Kahit kailan naman daw ay hinding-hindi kukupas ang masasayang alaala na taglay nito. At hindi rin mawawala pati na ang sakit na dulot ng kung anuman ang laman ng litratong yon. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Ken, 34 years old, isang photographer at avid listener ng inyong programa dito sa La Union. Papa Dudut, matagal ko rin pong pinag-isipan kung dapat ko bang ibahagi ang kwento ko sa inyong programa dahil sa totoo lang, hanggang ngayon ay medyo nasasaktan pa rin ako sa tuwing babalikan ko ang alaalang ito. Pero siguro nga, paraan ko na rin po ito para kahit paano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko hanggang sa ngayon. Papa Dudut, matagal na po akong nagtatrabaho bilang isang photographer at may sarili na nga rin po akong studio na kasosyo ang kaibigan at kababata ko na si Jason. At isa nga ito sa pangarap na matagal ko nang gustong maabot noon pa man. Kaya nga wala na akong mahihiling pa sa buhay ko kung hindi ang makatagpo ng isang babaeng mamahaling ko sa habang buhay. Hindi naman kasi talaga ako pihikan. Pero siguro ay madali lang din akong magsawa sa mga nakakarelasyon ko. Kaya akala ko talaga ay matatagalan pa bago ulit ako makaramdam ng tinatawag na pagmamahal. Ang hindi ko alam, mararamdaman ko ulit yon sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Papa Dudut, magdadapit hapon na nang maisipan kong tumambay sa isang parke na malapit sa studio namin. Kapag maluwag kasi ang oras ay namamasyal ako doon at kumukuha ng mga iba't ibang litrato. Hanggang sa makunan nga ng lens ng camera ko ang isang napakagandang mukha. Nakaupo lang siya hindi kalayuan mula sa akin habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. At bago ko pa siya magawang muling kuna ng litrato mula sa kinakatayuan ko, ay may isang lalaki na humablot ng cellphone niya at tumakbo na ito palayo. Hindi na po ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut, na habulin ng lalaki at bawiin ang ninakaw nitong cellphone mula sa napakagandang modelo na kinukuna ng camera ko bago mangyari ang insidente. Papa Dudut, siya na yata talaga ang isa sa mga pinakamagandang babae na nakuna ng camera ko. Partida na nawala pa siyang makapal na makeup sa kanyang mukha, hindi kagaya ng nagiging modelo ko sa studio. Pero litaw na litaw ka agad ang natural niyang ganda. Makinis kasi ang mukha niya, bilugan ang kanyang mga mata at matangos ang kanyang ilong. At alam niyo po na nakakatawa, sa araw na yun eh, nagawa ko siyang kuna ng litrato pero hindi ko nagawang kunin ang pangalan niya. Hindi naman ako torpe pero may kung ano sa kanya na parang nagpa-atras ng dila ko para tanungin kahit ang pangalan man lang niya. Papa Dudut, naging madalas ang pagtambay ko sa park na yon sa pagbabaka sakaling makita siyang muli. Pero kahit araw-araw na akong tumatambay doon ay bigo na ako na makita siya. Hanggang sa sumuko na nga ako at muling bumalik sa dating routine ko sa buhay. At kahit na hindi ko na siya inaabangan sa park ay araw-araw namang pinagmamasdan ang nag-iisang alaala na naiwan niya sa akin. At yon ang litrato niya na kinunang ko mula sa camera ko. Pinaprint ko pa yon at nilagay ko sa loob ng wallet ko para palagi kong daladala. Papa Dudut, isang taon nang lumipas at halos nawala na rin sa isipan ko ang tungkol sa babaeng nakausap ko sa park. At kung kailan naman parang nakapag-move on na talaga ako sa kanya, ay bigla naman kaming pagtatagpuin ng tadhana sa maliit nating mundo.
Papa Dudut, hindi ko alam kung sinadya ba ng tadhana na ilapit sa akin si Charm para makuha ko ang pangalan niya o nangyari yon para malaman ko na hindi na kami pwedeng dalawa, Papa Dudut. Alam kong corny talaga pero noon ko na-realize na totoo pala talaga ang love at first sight. Minahal ko na talaga noon si Charm kahit na hindi ko pa alam ang pangalan niya. Kahit na hindi ko pa naman talaga siya nakikilala. Pero Papa Dudut, yung araw na nakilala ko si Charm ay ang araw din na nawasak ang puso ko. Lalo na noong malaman ko na ikakasal na pala siya sa mismong client din namin. Ang dami ko pa sanang gustong itanong sa kanya. Ang dami ko pang gustong sabihin at malaman mula sa kanya. Pero lahat ng iyon ay sinolo ko na lang dahil una sa lahat, ay ayokong masira ang pangalan ng studio namin ni Jason ang dahil lang sa pansariling kagustuhan ko. Pangalawa, alam ko naman na wala rin talagang patutunguhan ang kung anumang nararamdaman ko para kay Charm dahil may mahal na siyang iba at malapit na siyang ikasal. Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon ay nag-decide na akong mag-move on mula kay Charm. Alam ko naman kasi na walang patutunguhan pa kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya mas mabuti kung isipin ko na lamang na isang magandang alaala ang naging una naming pagkikita. Kaya lang Papa Dudut, mula talaga nang muli ko siyang makita ay hindi na siya maalis sa isipan ko. Ang mga ngiti niya, ang boses niya, pati na ang buong mukha niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na muling titigan ang kauna-unahang litrato niya na nasa wallet ko pa rin. Hindi ko maiwasan na umasa na pwede pa rin maging kami. Papa Dudut, napapatanong tuloy ako sa sarili ko kung bakit kaya muli kaming pinagtagpo ni Charm. Bakit muli ko siyang nakita at para ba mas lalo ko siyang mahalin o para mas madali ako makapag-move on mula sa kanya. Pero sa totoo lang ay parang ang hirap gawin na mag-move on mula sa kanya lalo na kung madalas kaming nagkakasamang dalawa. Sa sumunod na mga meetings kasi namin na para sa kasal nila ay palaging hindi nakakapunta si Ethan. Kaya kaming dalawa lang ang madalas na nagkakasama ni Charm dahil may ibang lakad si Jason. Kaya naman, napag-uusapan na rin namin ni Charm ang unang beses na nagkita kaming dalawa. Na kahit kailan pala ay hindi niya sinabi kay Ethan. Papa Dudut, natuloy nga ang nakaset na lakad namin ni Charm na hindi kasama si Ethan. Pinuntahan namin ang iba't ibang venue na nasa pinagpipilian nila ni Ethan para sa prenup photoshoot na gagawin namin. At pagkatapos noon ay kumain na rin kami bago siya inihatid sa bahay nila. Papa Dudut, sa bawat minuto na magkasama kami ni Charm ay pakaramdam ko ay ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Hindi naman talaga ako sentimental na tao pero iba talaga ang tama ko pagdating sa kanya. Yung tipo na pakiramdam ko ay kaya kong gawin ang lahat para lang mahalin niya. Willing ako na gawin kahit ano paman para lang makuha ko siya. Papa Dudut, nasundan ang mga araw na kaming dalawa lang ni Charm ang magkasama. Mas nakilala ko pa siya at mas lalong minahal. Sa totoo lang kasi napakarami kong nakitang dahilan para mahalin si Charm. Napakaraming bagay sa kanya ang gustong gusto ko talaga. Yung pagiging simple niya, masayahin at magaan kasama. Papa Dudut, siguro iniisip ng ibang kabarangay natin na nakikinig ngayon na nagsisimula na akong dumiskarte kay Charm kagaya ng ginagawa ko sa nilalandi kong client namin. Pero lilinawin ko na iba si Charm sa mga naging babae ko lalo na sa mga nilandi ko lang. Dahil para sa akin ay si Charm yung tipo ng babae na sineseryoso at iniaharap sa altar para pakasalan. Kaya nga kung sakali man na mabibigyan ako ng pagkakataon na maging groom niya, ay gagawin kong lahat para hindi mawala ng oras sa kanya at sa relasyon naming dalawa.
Gagawin ko ang lahat, Papa Dudut, para hindi niya pagsisihan na ako ang lalaking pakakasalan niya. Pero hanggang pangarap na lang yata talaga ako, Papa Dudut. Dahil nang dumating ang araw ng prenup photoshoot nila Ethan at Charm, pakiramdam ko noon ay sinasampal na ako ng katotohanan na kahit kailan ay hindi pwedeng maging kami ng babaeng pinakamamahal ko. Papa Dudut, alam ko naman na ako talaga ang may mali sa naging maliit na pagkatalo namin ni Ethan. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko na magselos, lalo na sa tuwing halos magdidikit na ang mga mukha at labi ni na Charm at ni Ethan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hilingin na sana ako na lang ang groom to be ni Charm. Sana ako na lang ang lalaking nakayakap sa kanya ngayon. Na sana ako na lang ang lalaking mahal niya. Hindi ko maiwasan ang masaktan, Papa Dudut. Mabuti na lang talaga nang mag-resume na kami sa photoshoot ay pareho nang hindi mainit ang ulo namin ni Ethan at mabilis naming natapos ang shoot na kailangan naming gawin. Papa Dudut, sa tuwing nagkakasama kami noon ni Charm na kaming dalawa lang ay ramdam ko talaga na nagdadalawang isip na siyang pakasalan si Ethan. Alam ko na hindi buo ang loob niya na makaisang dibdib ang kanyang fiancé. Kaya nga gusto ko sana siyang pigilan habang maaga pa. Gusto ko na siyang kumbinsihin na huwag nang tumuloy sa kasal habang may oras pa siyang umatras. Kaya lang, Papa Dudut, ano bang karapatan ko para gawin yon? Sino ba naman ako sa buhay ni Charm? At may magagawa ba talaga ako para makonvince siya na huwag nang ituloy ang kanyang pagpapakasal? Papa Dudut, habang papalapit ng papalapit ang araw ng kasal ni Charm, pakiramdam ko naman ay may kailangan akong gawin upang hindi yon matuloy. Pakiramdam ko rin kasi ay gusto ni Charm na pigilan ko ang kasal niya sa lalaking hindi na niya mahal. Kahit na hindi niya diretsong sinasabi na hindi niya mahal si Ethan, ay alam kong yun na rin ang ibig sabihin nun. Napipilitan na lamang siyang magpakasal dito dahil nangihinayang siya sa panahon at oras na na-invest nila pareho. Tapos pareho pang boto ang kanilang pamilya sa bawat isa. Kaya isa yon sa mga kadahilanan kung bakit hindi niya magawang umatras sa kasal. Papa Dudut, dahil malapit na nga ang kanilang kasal at tapos na ang aming prenup photoshoot ay hindi na kami masyadong nakakapag-usap ni Charm. Hindi na rin kasi niya sinasagot ang mga text o tawag ko. Ayoko mang isipin pero parang iniiwasan na niya ako. Gusto ko na mag-move on mula sa kanya sa ikatlong pagkakataon pero parang hindi ko pa kaya. Lalo na at nararamdaman ko na mas deserving ako para sa kanya kung ikukumpara kay Ethan. Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang point ni Jason na ayaw niya lang talagang masira ang pangalan ng studio namin. Lalo na ngayong alam niya na si Charm ang babaeng kinabaliwang ko at binabalik-balikan sa park upang makitang muli. Naging saksi siya sa kung paano ko ilang ulit na ipinagdasal na sana ay makita kong muli si Charm noon. Dininig naman ang dasal ko pero hindi pa rin pala pwede dahil meron na siyang Ethan. Papa Dudut, gusto ko na sana talagang mag-back out bilang official photographer ng kasal nina Charm at ni Ethan. Para kasing hindi ko siya kayang makita na ikinakasal sa ibang lalaki. Pero kinumbinsi ako ni Jason na huwag bitawan ang malaking project na ito dahil maraming kilalang tao ang magiging guest sa kasal. Malaking promotion din daw ito para sa studio namin kaya pumayag na akong hindi kami mag-back out. Papa Dudut, sa araw ng kasal nina Ethan at Charm ay gumawa ako ng paraan para makausap siya ng solo. Pagkatapos niyang ma-makeupan ay sinabi ko sa makeup artist na kukunan ko lang ng solo shot ang bride kaya kung pwede ay wala munang ibang taong papasok sa loob ng kwarto. Papa Dudut, sa totoo lang ay napakahirap nang naging tanong sa akin ni Charm dahil kahit kailan yata ay hindi ako magiging masaya para sa kanila ni Ethan.
Lalo na at narinig ko rin mula sa kanya na tama ang hinala ko na matagal na rin niya akong nagugustuhan. Kaya pala nang unang beses na hinalikan ko siya sa isang venue na pinuntahan namin ay hindi siya nagalit. Nakatulala lang siya sa akin at nagaya nang umalis kami dahil nagugutom na raw siya. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ko na gusto niya ako. Na may pag-asa pa ako sa kanya at pwede pang hindi matuloy ang kasal nila ni Ethan at ako na ang piliin niya sa bandang huli. Pero Papa Dudut, hindi talaga lahat ng dasal ay pwedeng magkatotoo. Dahil kahit narinig ko na mula kay Charm na gusto niya ako, ay hindi naman ako ang pinili niya. At alam ko na sa huling pagkakataon na pwede ko siyang makausap ng kaming dalawa lang, ay hindi ko na rin sinayang pa ang chance na yon at humiling ng isang mahigpit at huling yakap mula sa kanya na hindi naman po niya pinagdamot. At kagaya nung una, hiniling niya na kunan ko siya ng mga litrato sa anggulo na siya ang magiging pinakamagandang babae sa loob ng simbahan. Hindi niya na rin naman kailangan pang sabihin yon dahil kahit na hindi ko hawak ang camera ko ay si Charm pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Sa totoo lang papadudot nang magsimula na ang kasal hanggang sa matapos yon ay pigil na pigil ako na maiyak habang hawak ko ang camera at kinukunan ko sila ng mga litrato. Ginawa ko ang lahat para walang makahalata na anumang oras ay bibigay na ang mga luha ko at tutulo na sa magkabilang pisngi ko. At nang na-announce na ng pare na opisyal ng kasal si Ethan at si Charm ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak na rin habang kinukunan sila ng masasaya nilang litrato. Papadudot ng mga oras na yon ay napapatanong tuloy ako kung bakit merong mga taong pinagtatagpo kahit na hindi naman tinatadhana para sa isa't isa. Para ba pareho silang masaktan? O para mas patatagin pa sila bilang isang tao? Siguro nga ay marami lang talagang bagay ang nangyari sa buhay natin ang hindi natin naiintindihan. Lalo na kung hindi nasasagot ang lahat ng katanungan natin. Ang mahalaga naman doon ay minsan tayong naging masaya kahit na sa panandali ang oras lamang. Papadudot, 3 taon na rin pong nakakalipas mula nang maikasal si na Ethan at si Charm. Nakita ko sa Facebook na meron na silang isang anak. At ngayon ay pinagbubuntis pa ni Charm ang kanilang magiging pangalawang anak ni Ethan. Masaya ako na nakikita ko siyang masaya sa mga pictures niya. Hindi pa man ako tuluyang nakakapag-move on talaga mula sa kanya. At least ngayon ay alam ko na kung paano maging masaya para sa kanya at sa pamilya niya. Alam ko na kung paano tanggapin na kahit kailan ay hinding-hindi na magiging kami pa. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbabasa ng sulat ko and more power po sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ken.